Hashtag blessings. Our lives are gifts from above. Hashtag blessings. You fill our hearts with love. Hashtag blessings. Our lives are gifts from above. Hashtag blessings. You fill our hearts with love. Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Si Pilato ay pumasok uli sa palasyo at ipinatawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya. Sumagot si Jesus. Galing ba sa sarili mo ang tanong na iyan? O may ibang nagsabi sa iyo tungkol sa akin? Tugon ni Pilato. Sa tingin mo ba'y Hudyo ako? Ang mga kababayan mo at ang mga punong sasardote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus. Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinaglaban sana ako ng aking mga tauhan upang hindi maipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi mula sa sanlibutang ito ang aking kaharian. Kung ganun, isa kang hari, sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus. Ikaw na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako'y pinanganak at naparito sa sanlibutan. Upang magpatotoo tungkol sa katotohanan, nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay si Father Lito Hobson at ngayon po ang dakilang kapistahan ng paghahari ng Panginoong Hesukristo sa buong sanlibutan. At kung nagtataka po kayo na ako po ang nag-host sa inyo sa araw na ito ay dahil ang ating interbuhin ay walang iba kundi ang ating mahal na obispo ng Pasig, Bishop Milo Hubert Vergara. Bishop? Yeah, magandang araw sa Father Lito. Ayan. Ako na ngayon na nandito. Kaya iba, pwede ko kayong tanungin ng maski ano. Oo nga, iba nga pala pag nandito ka sa kabilang side, no? Ikaw yung ini-interview. Medyo nasanay na ako palagi ang host eh. Oo nga, and you've been doing very well sa inyong hosting, Bishop. No? Congratulations po, no? At saka sa mga taga-panood ng hashtag blessings, no? Bishop, ngayon ang pagtatapos ng liturgical season at tinatapos natin to sa Solemnity ng Christ the King. Pwede po ba namin malaman ang inyong mga insights tungkol dito? Alam mo, pag natatapos yung liturgical year, palagi naman yan eh, no? Yun yung ating dakilang kapistahan, no? Sa karaniwang panahon. Pero magandang tignan nga na sa gitna ng lahat ng ating mga pagdiriwang, bawat linggo, no? Ang binibigyan nating papugay, papuri ay walang iba si Jesus na hari ng sanlibutan, no? At maliwanag nga sa akin pag nakikita ko yung pagtatapos ng liturgical year, no? At dapat nakikita natin kung sino talaga ang star, di ba? Kung sino ang talagang bibigyan ng pagsesentro ng buhay, walang iba kundi si Jesus. Bishop, no, alam niyo po, diocese ng Pasig ay isang kaharian din ng Diyos. Eh, generally, kumusta na po ba kayo bilang obispo po ng diocese ng Pasig, no? Simula. Ay nako, medyo mahabang kwento kasi naging obispo po ako dito noong 2011, no? Ang una kong naging diocese ay San Jose Nueva Ecija, 6 years ako doon. Mm-hmm. At alam mo yung pagiging obispo, iba-iba ang karanasan eh, no? Yes, pero ang constant yung pagiging pastol mo, no? Mm-hmm. Pagiging pastol. Ang pinanghahawakan ko lang naman, no, si Kristo din bilang hari, no? Mm-hmm. Ang kaharian ay kay Kristo, ang hari ay si Kristo. Mm-hmm.
minsan iniisip mo pag ikaw ang obispo, parang ikaw ang hari, no? Kaharian mo, pero hindi eh, no? Ginagamit lang ako ng Panginoon para maging sabihin na nating instrumento niya, no? Para maiparamdam sa mga pare, sa mga religyoso, religious, sa mga laiko, ang pag-ibig ng Diyos, no? Pero alam mo, meron ako nakikitang paradox yun. Sa Tagalog, kabalintunaan, eh, no? Kasi, kilala ko naman ang sarili ko, no? Hindi naman ako perpekto, marami din ako mga pagkukulang, no? Kaya, naiisip ko lang, no? Talagang napaka-misteryoso ng pag-ibig ng Diyos. Kasi, gagamitin niya akong instrumento niya para iparamdam ang kanyang presensya, ang pagkahari niya, eh, siyempre, nandun yung aking kahinaan, yes. Nandun yung aking pagiging makasalanan din, pero si Jesus pa rin, no, ang gumagawa ng paraan para mamastol. Bishop, yung alam ko yung paghahari ni Kristo, siyempre nagsisimula po yan sa ating buhay, especially doon po sa pamilya. At ito pong ano, eh, dala-dala po natin, hindi po ba? Sa ating pamumuno o sa ating paglilingkod, dala-dala rin natin sa ating dioceses. Pwede bang kwentuhan niyo po kami sa inyong tahanan kahit konti lang po? Yeah. Actually, ano kami, no, yung parents ko, ano sila, no, na bring up kami talaga into a Catholic upbringing, no. Bali, anim kami magkakapatid, limang lalaki, isang babae, no. Pero ang talagang pinaka medyo religious sa amin yung nanay ko, eh, yung nanay ko, no. Hanggang ngayon, ang nanay ko, 85 years old, pero naglilingkod dyan bilang Legion of Mary, no? Nasa senatus level, no? At siguro sa kanya ko nakuha yung kahalagahan ng pagsisentro sa Diyos, no? At devotion sa mahal na ina. Pero ang father ko naman, ang yumaong father ko, my father died 2004, ang yumaong ama ko naman, napakabuting ama naman, eh, no? Tapos nung bandang huli lang, medyo nakita niya ang kahalagahan ng pagiging religious din at pagiging lingkod ng simbahan. Sa pamamagitan rin siguro ng mother ko, no? Kaya naniniwala ako dahil sa kanila, no? Nadala ako siguro sa pagtugon dito sa bukasyon ng pagpapari. Alam mo yung nung pumasok ako sa seminaryo, pumasok ako sa Holy Apostle Senior Seminary, yan ay seminary for late vocations. Tapos na naman ako sa Ateneo sa profession ko. Hindi gusto ng father ko na pumasok din ako, eh. Kasi panganay ako sa pamilya, sa magkakapatid. Tapos siyempre iniisip niya na siguro may mga pangarap din siya para sa akin. Nung pumasok ako, alam ko medyo nagdamdam siya. Pero, ang maganda sa father ko, kung ano yung magiging kaligayahan mo, re-respetuhin niya. Nung nandun ako, nakita niyang okay, edi sumang-ayon na rin siya. At siguro nakaganda pa nung nasa seminaryo na ako, naging pare ako. Nag-lay-minister ang father ko sa parokya. Kaya lalo siya naging involved, no? So, yan ang parang naging tuloy. Kaya nakikita ko din talaga, yung family seedbed yan ng vocations. Hashtag blessings, our lives are gifts from above. Hashtag blessings, you fill our hearts with love. Hashtag blessings, our lives are gifts from above. Hashtag blessings, you fill our hearts with love. Naalala ko yung ano, yung tatay ko ganyan din, eh. Yung pagpasok ko, eh, parang ayaw din niya kasi baka may mga plano rin siya. Pero nung nandun na ako po sa loob ng seminaryo, eh, parati naman yung pagmamala. Anak ko yan. Ako yung tatay niya. Ganun na lang. Bishop, no, mula dun sa pamilya at saka yung exposure din natin sa ating parokya, at ngayon po kayo po ay obispo ng diocese,
ito ba smooth sailing o bigyan nyo kami ng inyong damdamin sa pamumuno ninyo ng, at yung paglilingkod sa isang diocese? Naisip ko tuloy yung gospel ngayon. Eh, no? Kasi yung gospel ngayon, medyo iba ang larawan ni Jesus bilang hari, di ba? Nagpapakasakit, di ba? Siya yung ini-interrogate ni Pilato. Kaya sabi ko, nako, tamang-tama ito para masalamin ano nga ba ang sumunod sa yapak ni Kristo. Siguro ang magiging magandang punto de vista ko sa pagbabahagi itong taon na ito, dahil tinatapos din natin yung Year of the clergy and Consecrated Persons. Nung tinitignan ko yung nagiging agenda ng CBCP sa 9-year preparation para sa 2021, tinaon niya itong year na ito para sa atin, mga pari, para sa mga religious, mga namamanata sa Diyos, para pagnilaya nila yung kanilang buhay at ministro, no? Hindi ko maubos maisip na itong taon na ito, marami din ako hinarap ng mga hamon sa ating dioceses, sa mga pari, no, sa mga religious, sa mga lay. Kung kailan pa, no, na Year of the Clergy and Consecrated Persons, no? Sabi ko, tingnan mo nga naman, no, ito yung taon na pwede natin talagang sabihin na natin, no, itanghal, maaring tignan sa sentro yung mga pare, mga madre. Ang naharap sa akin, no, ay mga hamon. Kaya marami din akong mga pasakit, no, maraming dinaanan. Pero hindi naman ito kaiba dun sa mga dinaanan ko bilang obispo't pare, no, sa nakaraan, no. Kasi pagtitingnan mo naman, hindi madaling maging obispo sa mga pare, no. Lahat tayo may iba-ibang personality, may iba-iba din tayong pamamalakad sa parokya, no. Minsan makikita mo yung sitwasyon na hindi magkasundo ang pari sa pari, ang pari sa obispo, pati rin lalo sa pari at sa parish priest sa parokya. So ang nagiging hamon ng obispo eh kung paano mamamagitan. Kaya sabi ko, sa gitna ng pagiging pastol ko, no, ay kailangan ko talaga ang Panginoon na tignan siya na nagpakasakit, namatay sa krus at muling nabuhay para maging inspirasyon ko at lakas ko sa paglilingkod. Maiduktong ko lang, ano, siguro itatanong mo, kung ganito yung salamin ng paglilingkod bilang pastol at ang nakikita mo ay ang krus ni Kristo, hindi madali, di ba? Maraming hamon. Eh, anong pinanghahawakan ko? Ano ang nagiging lakas ko? Nako, Father Lito, at siguro ibabahagi ko din to sa iyo, alam mo rin yan sa buhay, pare, yung aking prayer before the Blessed Sacrament. Pag yun nawala, ewan ko kung saan ako, sabi nga eh, baka pulutin na lang ako sa kungkungan ba yan, tinatawag, hindi ko kakayanin. Kaya doon ako humuhugot ng lakas, ipinagpapasa Diyos ko na lang, no? At doon ko nga nakikita na the more you pray, the more you allow God to take control. Kasi may tendency tayo, ako obispo ka, ikaw pare, gusto natin, kontrolado natin ang sitwasyon, kakayanin ko to. E dumadating tayo at nakaharap tayo sa mga circumstance at karanasan, hindi natin kakayanin. Talagang sasabihin mo, Lord, di ko na kaya. Kaya pag nandun ako sa Blessed Sacrament, nandun ako sa harap ng Eucharistic Lord, dun lang ako nagiging talagang myself na sinasabi, yes, Lord, I'm so weak. I can't do this on my own. Help me. Oh, napakaganda po, ano. Actually, yung susunod kong katanungan ay yung kaugnayan, no, ng isang obispo sa binubuo na simbahan, no. At ang binubuo ng simbahan ay mga pari, no, mga relihiyoso, relihiyosa, at saka yung mga laiko na we make up the church. Meron ba kayong maibibigay na magandang pananaw, no, tamang relationship? Una, dahil nga ngayon din ay Year of the Clergy and Consecrated Persons, dito sa pamumuno ng Diyos, no, ng ating Panginoong Jesucristo sa isang diocese, anong mga advice naman na maibibigay nyo? Isa-isa po doon sa mga priests, sa mga religious, at sa mga laiko. Simulan po natin sa mga pare, Bishop. Well, una, no, ang maliwanag naman nung nag-iobispo ako, no,
dalawang characteristics ang dapat nakikita sa akin sa pakikipag-ugnayan ko sa pare. Ama at kaibigan. No? Father and friend. No? Ngayon, siyempre, lagyan natin ng konting qualification yun. Siyempre, gusto mo, kung ama ka, paramdam mo yung pagiging amo, ama na medyo hinahagod ka sa likod, pat at the back, okay naman yun eh, no? Gusto kong maramdaman yun ng aking mga pare. No? Dahil ama ako, no? Kahit may ibang mga pare, mas matanda pa sa akin, ako pa rin ang ama. No? At ito na nga, eh, halos magkasing edad po tayo. Oo, kaya nga, ang hirap nun eh, no? Pero, biyaya na lang ng Diyos na maramdaman mo yung pagka-ama. Pero alam mo, ang isang ama, hindi lang naman ama na humahagod sa likod, di ba? Nandun din yung mga karanasan na ama na gusto niya yung kapakanan ng kanyang anak. No? So, minsan, at alam din natin sa buhay pamilya, ang ama, strict father din yan. Tama po. Di ba, naririnig natin ang ama, dapat disiplinarian. No? Pero yung nasa lugar. Tama. No? Hindi yung dahil gusto mo lang. No? Kaya, sabi ko nga, sa pakikitungo ko sa aking mga pare, no? Napakahalaga ba na makita na kapag may mga pagkakataon na may mga fraternal dialogue, yes, no? Minsan may fraternal correction. Kaya ginagawa ito ng isang obispo para sa kapakanan ng kanyang anak. May pagwawasto para matulungan yung kanyang anak, no, na maayos yung landas ng kanyang tatahakin o maayos yung paglilingkod. Ngayon, sabi nga, kaibigan din kasi dapat komportable. Nakikipag-usap, nakikipagkwentuhan, nagkakatuwaan. Mahalaga sa akin yung relationship sa pare. Hindi seryoso. Gusto ko nga may sense of humor. Kasi dapat we lighten up eh. No, yun ang pagkakaibigan. Hashtag blessings. Our lives are gifts from above. Hashtag blessings. You fill our hearts with love. Hashtag blessings. Our lives are gifts from above. Hashtag blessings. You fill our hearts with love. At yung relationship po ng mga pare sa isa't isa bilang magkakapatid. Yes, dapat ganun din. Dapat makita yun eh. Kasi isang pamilya eh. No? Kaya natutuwa ako pag may gathering, no? Hindi tayo masyadong formal. Okay, may formality sa meeting. Pero pag nagkakainan, nagkakatawanan, no? Tsaka, candid din tayo. Candid. No? Sana we can be able to share our walang, joys and pain. At saka walang a-absent. Oh, kung pwede lang. Kasi mahalaga yun sa gathering. Oh, pero ang hirap eh. May mga pagkakataon talang ganyan. Ako, dumating na ako sa sitwasyon na uunawaan ko na din naman ng mga pare. No? Okay. Kasi lalo na tayo, kukunti ang pare sa diocese, ang daming ministro. No? Natutuwa naman ako pag tinetext ako ng pare, sinasabi, Bishop, malilate ako sa meeting o pakikipag-uusap sa'yo. That shows a sign of friendship and respect. Diba? Kaya maganda. Doon naman ikalawa, doon sa religious, no? Marami na tayong religious sa diocese, eh, ng mga madre at pare. Nakikita ko kasi sa religious, may mga karisim sila, yes, na magagamit para palalimin din yung spiritualidad natin bilang pare at ating komunidad. No? So, natutuwa ako pag may mga madre nandiyan sa mga school, sa mga pamayanan, kahit sa mga BEC, yes, di ba? May mga pari tayong mga assigned sa parokya na mga religious, no? Nagagamit nila yung karisim nila. Halimbawa, no? Ang Blessed Sacrament Fathers, yung devotion nila sa Eucharist, ang Order of Augustinian Discalced, di ba? Yung kanilang Augustinian Spirituality, yes, di ba? No? So, lahat ng ito, no, hindi ko na maidagdag pa iba, ang dami na rin nating religious congregation, nagagamit para palalimin yung buhay pananampalataya ng mga pari at ng laigo. At yung ikatlo naman, ay para naman dun sa mga laity, no, sa lay natin. Tingko napakalaga makita, no, na hindi kakayanin ng ubispo, pare, madre, ang paglilingkod sa simbahan, pagtatrabaho. No? Sabi nga, kung titingnan mo yung demography, simple statistics lang, 100%. 1% lang tayo eh. Ang 99% tama, lay. Oo. Oh, hindi sila. Sila yung
talagang katuwang natin at maraming maitutulong sa parokya at mapapalalim din ang spiritualidad natin. At Bishop, sinasabi nga ng mga statistics ay 10% lang daw po ang active sa simbahan at bumababa pa, nasa 9 o 8 na lang. Ano mong mamumungkahin nyo doon? Paano po natin actually, gagawin yan? Tingin ko mas mababa pa eh. 2% lang. Naku. Kasi yung 10 to 15% pag titingnan mo, yan yung mga nando nagsisimba tuwing Linggo. Mm-hmm. Pero yung active servants, lesser. Lesser dyan. No? Pag titingnan mo yung statistics. Kaya dapat mahikayat po natin sila na maglingkod sa simbahan. Mm-hmm. No? At magkaroon ng magandang relasyon sa obispo, sa mga pare, sa mga religious. No? Actually, may sinabi rin si Pope Francis sa nagdaang World Communications Day message about the digital highway. Mm. No? At sinabi dyan dun sa digital highway, tinranslate na po ito dun sa mga tao na nandoon sa ano sa social media. Right. No? At maaring 100% na yun nandoon. O kaya mataas na porsyento ang nag-a-avail ng social media. At kayo rin po yung commission head ng Episcopal Commission on Social Communications. No? Ano po ang imumungkahin nyo? Ano ang magandang ano doon na pwedeng gawin? No? Mga pastoral actions magandang media po. Magandang tinanong mo yan, Father Lito. No? Kasi sinabi ni Pope Francis, ang dapat pare, no, obispo, madre, should smell the odor of the sheep, di ba? Tingin ko, itong digital highway, itong social media halimbawa, that is where we should also smell the odor of the sheep. Nakita mo? Nandiyan ang peripheries din. No? Kasi akala natin yung sinasabi ni Pope peripheries, yung mga dukhala ang nandun. No? Kaya dapat maging aktibo tayo sa pagpapalaganap ng mabuting balita dito sa social media. Kaya nga itong ating programang hashtag blessings ay isang paraan, no? Hindi lang sa ating diocese kundi kung sino pa, no, ang pwedeng maka-view nito, makarinig sa mga reflections natin, pagninilay natin para mapalalim yung kanilang buhay pananampalataya, no? Kaya sa tingin ko, no, ito yung hamon talaga kasi maririnig na ang daming boses kahit sa digital world. Ang dami. No? Ngayon, ang tanong, pwede ba na unique voice ni Christ the King ang marinig? Pwede ba? Pwede. Paano natin magagawa? Ito, ginagawa na natin. Paano magagawa ng ibang laiko? E di, ang mabuting balita ang ipost. Sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter, di ba? Lahat 'yan marami na eh, no? Maraming apps, no? At maraming paraan. Bakit hindi natin gawin na ang tinig ni Jesus na hari ng ating buhay ang ipalaganap? At 'yan ang mamukod-tangi. At 'yan naman ay ang katotohanan ni Kristo. Kasi hindi ba makikita natin ang daming katotohanan sa paligid na hindi naman talaga katotohanan, maaaring half-truth, ika nga. Kaya kung sinabing katotohanan kasi half-truth. Pero ang katotohanan ni Kristo, absolute truth. Yan ang sinabi nga niya, di ba? I am the way, the truth, and the life. No? Kaya sabi nga ni Pope Francis, di ba, sa kanyang World Communications Day message, no? Sa gitna ng fake news, sino ba naman ang talagang may truth who will set you free? The truth of Christ. The truth of Christ. And then, last but not the least, ang ating pong katanungan sa pagtatapos ng Year of the Clergy ay pagbubukas naman sa Year of the Youth, no? Next year, no? Bishop, what is to look forward to in the next year and all the years to come on the kingdom of God? No? Ano pong i-advise natin? Excited na ako actually kasi alam naman natin na eto nga idinaos lang itong Synod of the Youth ni Pope Francis, no, sa Vatican, no, at may mga representatives na mga cardinal at obispo all over the world at mga youth, no. Excited tayo dahil yan naman, no, kung titingnan natin si Jesus na hari ng ating buhay, isa sa kanyang mga sinasakupan ay ang malaking, no, kawa ng kabataan. At kailangan tayo, no, ay makinig sa kanila. Yun ang gusto kong bigyan din, makinig. Kasi pwede nating sabihin, pag namamastol ka sa kabataan,
may sasabihin ka, may ituturo ka, matuto tayo sa kanila. At yan ang magiging daan para ating pastulan sila at maging katuwang sila sa paglilingkod sa simbahan. Maraming salamat po, Bishop Milo, no, sa inyong mga naibahagi po sa amin, sa inyong pagka-obispo, sa inyong ministry. No? Para sa akin, ito yung paghahari na ni Jesus, no, dito po sa lupa na umuuknay po sa atin sa kaharian ng langit. Sadyang ganun ang paghahari ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lamang sa langit matatagpuan, kundi sa lupa rin kung meron tayong pag-ibig. At kung tayo po ay nagkakaisa sa hirap at ginhawa, tiyak ang paghahari ng Diyos ay nasa sa ating lahat. Salamat po sa inyong panonood. Hashtag blessings, our lives are gifts from above. Hashtag blessings, you fill our hearts with love. Hashtag blessings, our lives are gifts from above. Hashtag blessings, you fill our hearts with love.